Talaga nga naman pagka sinuswerte ka holiday tapos 11 pa pala ang bukas na iaala. Good morning! Good morning! Good morning! Galing na akong Pure Gold. So, share ko lang ulit. Siguro umay na kayo mag-redeem ako. Pero dahil dyan, mag-redeem ako palagi. Charot. So, ayun nga. Galing na akong Pure Gold. At, didiretso na akong Ayala dahil gawa ng mag-expert na si National Bookstore ko na isang account. Kaya, i-redeem ko na siya. Kaysa masayang, redeem ko na lang, di ba? Kaya, ayun. Share ko lang naman sa inyo. Ibutin natin ang Ayala Mall! Charot! Gusto ko kasi mag-vlog. Kaya lang, gusto ko dito. Uy, ang ganda oh! Oh, nice! Wala lang, share ko lang. Gusto ko kasi mag-vlog. Gusto ko mag-share ng Kemerut. Kaya lang, hindi ko alam kung saan. Kasi doon, so much people, you know, crowded, ganon. Kaya, gusto ko sana maghanap ng mauupuan. Para makapag-share ako sa inyo ng aking story regarding redeem, Kemerut, Turbanes, and Eklabu. Ay, dito na pala yung ano. Sa kabilang entrance. Sa kabilang side doon ng Ayala, sa likod. Ayan kasi yung condo. Oh, tapos ito yung sa likod. Oh. Diba? Babalik tayo. Kasi maraming lalaki. Pwede siguro ko dito sa mesa. Gusto ko dito mag-ano, kaya lang may harap. Ikot-ikot lang, ikot-ikot. Ang ganda ng ano ng view dito. Gusto ko mag-vlog, pero hindi ko alam kung ano i-vlog ko. Kaya gusto ko na lang i-share sa inyo yung story ko sa mga redeem ko. Mga worst story, hindi naman worst pero may pagka bad ganun. Basta i-share ko sa inyo kung anong story ng mga redeem ko sa bawat store na pinupuntahan ko. So, ano pa ba? Ay, teka! Mag-intro muna tayo. Baka dito makompleto ko yung intro ko. Ang dami sasakyan. Kasi alas 11 pa daw ang open. So, walang tao. Ang sarap sana mag-tiktok, no? Kasi walang tao. Hi guys, good morning. At dahil good morning natin, sisimulan natin to sa isang vlog. Pasok na ako ng Ayala. Ing-ihi na ako. Ayala mo, nagtagal-tagal mo magbukas, may pila ka pa papasok. Ayan o, may pila pa sila papasok. Diyos ko dahil. Yeah. I'm a great mom. Oh.
Mas masarap to kaysa sa ano? Kaysa sa Jollibee. Mas masarap yung ice cream ng Bonchon kaysa sa Jollibee. Masarap. Ang haggard ko. What a day! Kasi lala ako makalabas, kaya susunitin natin. Minsan pa yun ah, sa lagay na yun, minsan pa. Sarap po, at saka ang milky niya and ang creamy niya. Saktong-sakto yung pangalan niya. Mas masarap talaga ito kasi sa Jolly Girl ng ano, yung Jollibee. Napaka-creamy, ang sarap sa bibig, nakakainis. Sana pala kumuha ko ng maraming ganito. Kailangan matikman to ng mga bagets. Sa susunod, bibili ako ng ganito. Mag-redeem ako. So, ipupunta ako ng Ayala mo. Eh, sa Bonchon, tatlong voucher lang per person. So, makahapit ako sa labas para lang ma-redeem ko yung ibang voucher. Pagka more than 3 ako. Natawa ako dun sa makahapit sa labas. Ang sarap niya, grabe. Ang sarap ng ice cream. Grabe, oh, ang sarap po. Yung boncho ng pagkain mo, pero nasa Jollibee ka. Yung boncho ng pagkain mo tapos nasa Jollibee ka. Lakas mang asar. Ang sarap niya, grabe. Ang sarap, nakakainis. Alam mo yung tumitira sa ano, panlasa mo. Ganun yung niya. Pero mas masarap talaga ito kasi sa Jollibee. Legit nga yung sinabi ng nabasa ko doon na komento sa bonito sa milky cream ng ano, ng Bonchon. Mas masarap. Mas masarap ang ice cream ng Bonchon kesa sa Jollibee. Sorry that fruit hurts. So itapon na natin sa dahil bawal magkalat dito. Pakahulihin tayo yung manong gan! Pero mag-Christmas muna tayo. Gawin ko lang siya sa plastic. Wala akong tubig, my golly. So, paano? Uwi on time. Babus! Bawal magkalat. Tapon natin. Bye-bye!